Ngayon na ipipicture natin itong tanim kong okra na isang puno ay meron siyang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sanga na lahat ito ay nagbubunga. So ano ba ang pakinabang sa tanim na okra? Halimbawa meron kang isang ektarya na okra, ano? Na kapag ganito ang iyong tinatarget, ang 100 meters by 100 meters, yan ay 10,000 square meter. Ngayon, ano ang plant distance na tinatawag? So sa isang row na mayroong 100 meters, makakapag tanim ka ng 66 plant sa bawat row na pupwedeng ang distansya naman ay 2 metro. So 66 times 50 ay meron kang 3,300 na puno ng okra, no? Paano kikita ang magsasaka sa pagtatanim ng okra na ang 3,300 na plants na mayroong 8 sanga ay po pwedeng magkaroon ng 26,400 na halos sanga na po pwedeng magbunga ito ng 2 kilo. Dahil ito, mula pa nung mag-start akong mag-harvest, ay hindi lang siguro 2 kilo bawat sanga ang nakuha ko na rito sa pananim na ito. So assuming na sa bawat sanga ay mag-produce ng 2 kilo, so yung 26,400 ay magiging 52,800 kilogram sa loob ng pagtatanim nitong pananim na okra, na sa 52,800 ang okra pagka naitama mo ay pwedeng 40 pesos per kilo, o pagka hindi mo naman naitsyempo ito, pwedeng 5 piso lang isang kilo. So i-average natin na sabihin na lang natin na 20 pesos per kilo ang presyo ng isang kilong okra. So sa 52,800 times 20 ay makakapagbenta ka ng mahigit 1 million. To be exact ay 1,056,000 pesos. So ano ang dapat natin gawin? So yung distansya ng pagtatanim, 1.5 meter by 2 meters ang pagtatanim, na magkakaroon ka ng tanim na 3,300 na pwedeng magsanga na ganito, dahil tinatarget mo ang pagkakaroon ng sanga ng 8 na magkakabunga naman ng 2 kilo bawat sanga. So in short, meron tayong gross income na 1,056,000 pesos sa bawat hektarya. So kung susundin natin yung production protocol ng okra ay nasa tamang distansya ng pagtatanim, tamang pagpapataba at tamang pagpapatubig o irrigation system. So yun lamang, at naniniwala ako na sa pamamagitan ng agrikultura, ang isang ordinaryong magsasaka ay po pwedeng yumaman. Mag-subscribe at mag-share at pindutin ang like at bell button. Magandang hapon sa inyong lahat.